Now back to T3, dito sa TV5. Lumabas pa po ng Olongga po, pamilya ni Aling Rosa, para reklamo Senior Police Superintendent, Balik Colonel yan sa military katumbas, Christopher Tambungan, ang City Director ng Olongga po PNP. Sinakal, piniliti pasok na sa sasakyan ang kanilang minor de edad na anak na si Jojo. Dahil lang daw sa hindi pagsuot ng helmet. Tama po ba, ma'am? Tapos, sir. Okay, so hindi nakasuot ng helmet yung hindi anak? Hindi po nakasuot ng helmet. Tapos? Sinakal niya pong ganyan dito. Tapos piniliti sinasakay sa Innova na, Innova po na puti. Okay. Para maging patas po tayo. Baka naman po, pinapara ni Kernel, ayaw pong kumaran itong anak ninyo, nagpahabol. Kaya nung mahabol ni Kernel, umiinit ang ulo. Kasi po, sir, nung hinawakan ko po yung anak ko dahil hindi ko po siya kilala na siya po pala ang CB director namin. Ah, nandun po kayo? Pasayaw opo. Kayo? Hindi po, nandun po ako sa harap ng tindahan opo. Po namin. Tindahan po namin pinangyarihan eh. Opo, opo. Tapos po, nung hinawakan ko po yung anak ko, mahigpit ganyan, dahil tinatanong ko po, sir, bakit po ba? Ano po ba nangyari? Huwag ka makikialam, sabi niya po sa akin. Ngayon sabi ko, hindi po pwedeng daw ako makikialam kasi nanay. Po anak ko po yung inaano niyo eh. Ngayon sabi niya, ilan taon po yung anak niyo? 17 years old okay, po. Okay, tapos. Ngayon sabi niya po sa akin, huwag ka makikialam, kakasuhan kita, didemanda kita. Kahit po demanda niya pa ako, patayin niyo pa ako. Eh, anak ko po yung inaano niyo, hinawakan niya po ganyan okay, yung baril niya. Sige po, para linawin ang reklamo sa kanya, nasa kabilang linya na po. Nagpatay po ng telepono si Colonel Tumbungan, Tambungan. Ayun. E paano naawit yung kaguluhan? May mga iba pong dumating na tao, hindi niya po kasi maisakay yung anak ko dahil nagwawala po ako. Nangingitim po yung labi ko sa galit sa kanya. Dahil po sabi ko po sa kanya... Sige, habang nagsalita si ma'am, tawagan siyong mayor. Mayor's office, kasi under yung mayor. Okay. Kung hindi mayor, yung PD, kahit RD. Po, okay, tapos medyo po sinakta niya nung mayroon pong yung hostage taker sa amin. Pati medyo sinakta niya. Si Dato tsaka si Alex Galang po, galit nga po dyan eh, dahil nga po kinaano niya, pinaparatangan niyang ano eh. Pati po yung mga nagyaano po sa amin na protector ng, ay nanghingi po siya ng 10 kaban na bigas dun sa tupadahan sa Barreto. Oh. Hindi po siya nabigyan ng 10 kaban. Oh. 6 na kaban lang po binigay sa kanya. Ang ginawa niya po, kinaraid niya po yun, kasama pa po siya ng raid. May mga nabalian po ng paa doon. So, ibig sabihin, humingi siya ng bigas, opo. Parang kotong na yun. Opo. Kung totoo siya sabi mo, tapos nung ayaw magbigay ng kotong... Asawa ko po yung kasama nag-aayos ng bigas eh. Aba. O, si Colonel Dueñas. Para malaman na ni Dueñas. Ito si Tambungan, parang pamilyar itong apelido ito. Tapos nakiusap po sa kanya, pinakulong niya po ng... Dahil magbabagong taon po yun, pinakulong niya po. Dahil magbabagong taon, gusto ko makakasahan. Ados niya po pinakawala. Kulong na po, press corps yun. Ano sabi? Hinaras po ang aming kasama na yan. Oh. Ng kernel na yan. Si Randy Dato. Oy, nag-text sa'yo. Kulong na po, press corps. Okay, Colonel Molave. Hindi, si Colonel Molave, kaibigin natin niya. Si Colonel Tambungan. Tambungan. Si Colonel Molave. Tambungan, kung nanonood ka. Para makinig ka lang kaya Tambungan. Sige, yan si Raph. Yan si Tambungan, baka yung bumbunan yan. Ayan, iba na. Kanyado na. Ito, kaibigan natin to. Si Colonel Tambungan. Colonel Molave, Dueñas, sir. Colonel. Colonel. Hello. Colonel. Hello. Colonel Dueñas. Opo, magandang hapon. Opo, Colonel Dueñas, ito pong city director nyo dyan sa Olongga po, si Tambungan. Colonel Opo. Tambungan. Opo, balasubas pala ito, Colonel Sir. Okay. Ito po, yung nanay nandito, minor de edad yung anak niya, hindi lang po nagsuot ng helmet. Okay, sir, pwede mo pakilina po yung TV niyo, sir, para hindi tayo mag-feedback. Okay, okay. Hindi po nakasuot ng helmet. Ang ginawa niya po, sir, Eko. Tapos, sir. Sir, pag-sir. Pag-sir. Sir, okay, sir. Okay na, sir. Okay. Colonel. 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 Hello. Apo. Colonel, ang ginawa niya, sinakal sa kanya itong bata, pagkatapos pili kayo sinasakay sa mobil. Okay. Ah, ano? Innova po na puti. Innova na puti, unmarked? Walang nakalagay na police. Wala po. Red plate po. Red plate na unmarked vehicle. Ngayon, sir, may nag-text ng kay Tol Erwin na... Olongga po press corps. Olongga po press corps. At pinapatunayan na talagang loko-loko na itong si Tambungan. Nangaharas ng reporter.
Babae po, sinasampal po niyan. Oh, pati babae pala, walang yatong balasubas na animal na ito, sir. Hayop to. Pati babae no, sinasampal. Jeep po, pinahinto niya po. Nung na-overtigan po siya, pinahinto niya ng 3 oras. Pina-stay niya po, pinababa niya yung mga... Na-overtigan lang siya, nagalit na. Opo, ayaw niya po na-overtigan eh. Tapos pala sir, minsan naghingi ito ng ilang sakong bigas. 10 kaban po yung iningi niya sa tupadahan po sa baret. Oh, ngayon po hindi po siya nabigyan. Naibigay lang po 6 na kaban dahil hindi po nakapag ano ng pera. Oh. Pinahuli niya po, pina ano niya. Pinasara. Siya po mismo nag-raid. Nag-raid. Okay, kita niyo tong animal na tong demonyo na ito sir. Sobrang pagka-demonyo to. Sir, patulan niyo ng sungay, pangal at buntot to. Kapag kakahingi niya ng bigas doon, automatic extortion yon. Yeah. Kaya yung pagka-kuha niya sa bata, pag-abuso, that is equivalent sa maltreatment o pwede pa yun sa child abuse. Ang sa tinex naman sa inyo ng press corps, nang galing, pagsamasamahin natin yon para yeah. makasuhan natin ng rape scandal. Ayun. Ayun, sir, pagsampal sa babae. Oh. Yung kasama yun, kasama na yun lahat. Ang dami pong gusto mag-alala. Handa ngayon. Relieve si Tambong. Pantay ka ngayon, Colonel Tumbungan. Colonel Tumbungan, talagang yari. O sige sir, sasamaan po namin sa Tambungan pa, Tambungan. Tambungan. Sir, Colonel. Sige po, mag-aantay po kami dito sa office namin. Mabuhay po kayo, Colonel sir. God bless po. Maraming salamat po sa inyo, maraming salamat. Thank you. Colonel Tumbungan, kami ito na huling araw mo ngayon, Colonel Tumbungan. Makaabot na sa chief PMP. Yari. Hindi, ganito setup natin. Magkunyari, maglagay tayo ng mga bigas-bigasan, tapos tarak. Magiging labi natin ang tarak, lagyan natin ang lason. Ayan. Para pagkain niya. Sa pagbabalik ng T3, mga traffic enforcer na caught in the act, pati isda at gulay, kinukulim ba't kilalanin? Ang kakapal ng mga mukha ng mga MDA na yan, dapat yan, sipakin sa servisyo.